Sa video na to, isi-share ko sa inyo kung paano nabibleed ng mga Tektro Hydraulic Disc Brakes. Kaya umpisa na natin! So bago natin tanggalin yung bleed port ng brake lever, kailangan muna natin siyang i-adjust sa in a way na hindi siya tatapon kapag binuksan natin yung brake lever. So i-level natin siya. Okay. I-level natin siya kagaya nito. Para pagbukas natin ng bleed port, hindi siya tatapon. Kailangan din natin tanggalin yung brake caliper sa forks. Tapos tatanggalin din natin yung brake pads. Para matanggal natin yung brake pad ng Tektro, kailangan natin ng Allen wrench para matanggal yung pin. Ingatan natin na magumawala yung pin. Ito siya. Tapos ngayon, itutulak na lang natin yung pad pababa. Ingatan natin na wag hawakan yung mismong pads, yung mismong material ng pads. Okay. Okay. Ngayon na natanggal na natin yung brake pad, kailangan naman natin itong ilagay. Ito yung tinatawag na piston block. Ilalagay natin sa pagitan dito. Okay. So itong caliper natin is ready na for bleeding. So ngayon, ang kailangan na natin gawin is i-prepare yung mga syringe para sa bleed. So ilalagay natin yung tamang fitting nakasama dun sa kit. So ito yung pang Tektro. I-screw lang natin siya dito sa baba. So hindi kagaya ng Shimano, yung Tektro, ang kailangan niya is dalawang syringe kasi yung Tektro is a two-way bleed. Hindi siya kagaya ng Shimano na one-way bleed yung ginagamit. So kailangan natin ng dalawang syringe. So nag-prepare ako ng dalawa. Yan. Okay, so be sure na bago natin to isalpak dun sa mga bleed port, sa lever at saka sa caliper, i-check natin yung buong system na dapat walang air bubbles sa loob. Especially dito, kasi hindi natin nakikita. So, ang technique, para sure ka na walang hangin dyan or walang bubble dyan, gagawin mo is palalabasin mo ng konti yung liquid. Para sure ka na pag kinabit mo to, liquid na kagad yung nandun sa loob. So, basically, ito yung oil volume na kailangan natin. Ito yung ilalagay natin sa lever. So, ito yung ilalagay natin sa lever. And ito yung ilalagay natin sa mismong brake caliper. Kasi itutulak natin yung liquid sa brake caliper pataas sa lever. Okay, so ngayon, yung bleed port ng Tektro is nasa ibabaw. So ito siya. Torque siya na T15. So tatanggalin natin to. And iingatan natin na hindi natin makakontaminate yung rotor natin. So actually dapat hindi rin siya ganito kasi gete. Okay. Okay, ngayon i-screw natin yung syringe na pinrepair natin dun sa mismong brake, ano, sa mismong bleed port. Ingatan natin na hindi tayo magko-cross-thread. Okay. Hindi kailangan sobrang higpit, ha. Importante lang. Okay. Is magsara. Okay. So enough na yun. Slingsin naman natin ng konti. Ngayon yung bleed port
sa levers is kasize nung nasa baba. Torx T15 din. So dito, iingatan natin na hindi natin mawawala yung o-ring. Yung o-ring nito. Kasi may o-ring to eh. Kagaya nung ginawa natin sa baba, ilalagay lang natin yung tamang fitting dun sa bleed port. Hindi siya kailangan sobrang higpit. Ang importante lang, mag-lock siya in place. Okay. Ingatan din natin yung cross-threading. Okay na yan. Bago ko umpisang itulak yung liquid dito sa side na to, sa nandito ako sa caliper, kita nyo nakakabit sa caliper. Bago ko, papakita ko muna sa inyo kung anong itsura. So ito yung sa brake caliper. Ito yung syringe na nakakabit. Tapos, ito yung syringe na nakakabit sa mismong brake lever. So basically, ang gagawin na lang natin is ipupush ko yung liquid papunta dun sa caliper. Tapos habang tinutula ko yung liquid, yung mga bubbles o yung mga space na nasa loob ng system is lalabas dito. Itutulak ko siya dahan-dahan. Sa pagtulak ko, itutulak niya palabas. Sa pagtutulak ko ng oil, itutulak nito palabas yung mga air bubbles na nag-form sa loob ng brake system. So dahan-dahan natin siya ngayon i-inject. Okay, ito yung level, ito yung level ng oil natin na nilagay dun sa mismong brake lever. So ngayon, pwede na yan. So basically ngayon, ang gagawin natin is kukontrolin natin yung liquid kung tama ba yung kulay, kung hindi ba siya contaminated. So sa nakikita ko naman, and sa nakikita nyo rin, wala na siyang kahit na anong air bubbles. And yung liquid niya, is parang bago pa din. Kasi regularly ko naman tong binibleed. And regularly ko din naman na pinapalitan yung liquid nito, yung mineral oil. So, hindi na ako magtataka na ganito yung kulay niyan. Tatanggalin ko yung syringe. Okay. Na hindi tayo magtatapon. Okay, so yan yung reason kung bakit kailangan mong tanggalin yung brake pads mo kapag magbe-bleed ka. Kasi dahil dun sa overflow, so nakikita nyo ngayon, tumatapon yung oil. Na hindi naman issue kasi wala naman tayong brake pad. Kung may brake pad tayo dito, sobrang laking problema yan. Para sa mga nagtataka kung bakit kailangan alcohol yung gagamitin mo na panlinis dito at hindi degreaser, kasi yung alcohol nag-evaporate. So after niyang matuyo, nag-evaporate siya. So hindi siya kagaya ng degreaser na naiiwan doon. Mas magandang gumamit ng alcohol base na cleaner pagdating sa mga calipers at sa mga disc at sa mga sa mga levers, kasi nag-evaporate niya. So ngayon, ilinisin ko lang siya ng alcohol. Siguraduhin na walang kahit na anong oil bago natin siya ibalik. So bago natin ibalik yung brake pads, check natin mabuti yung calipers natin na wala nang kahit na anong mineral oil residue sa pistons, especially sa pistons and yung nasa labas. Kasi yung mga nasa labas, pwede yung tumalsik dun sa disc rotors mo. Lalagay ko yung brake pad sa loob. Pipisatin mo lang siya. Okay. Hanggang sa magpantay dun sa butas dito. Dito. Diyan. Tapos kukunin mo yung pin. So, ang maganda sa Tektro is yung pin niya ay threaded. Hindi siya kagaya ng pin ang nasa Shimano na kailangan mong baliktarin. Anap na event sa dulo. So ngayon, ikakabit ko na yung adapter dun sa mismong brake caliper, tapos imamount natin dun sa forks. So ngayon, hindi pa natin siya
hihigpitan ng sobra kasi kailangan pa nating i-align yung brake caliper dun sa rotor. Okay, tatanggalin ko yung syringe. Tapos ilabalik ko lang yung bleed port or yung bleed valve or kung ano pa man yung tawag doon. Tapos ang gagawin na lang natin, teka lang ha, upunuin ko na rin yung lever para sure ball na walang kahit na nung ano, na walang kahit na nung space. Okay. Okay. So ngayon, ibabalik ko na lang yung bleed port o yung bleed valve niya, ibabalik ko na lang. Tapos na to. Ia-align na lang natin yung disc brake, yung disc caliper dun sa rotor. So dito, hindi kailangan sobrang higpit. Basta lang magsara. So kagaya nung ginawa natin kanina dun sa caliper, ilinisin din natin to ng alcohol. Yan. So ngayon ang gagawin natin, isapapump natin to, titignan natin kung walang lumalabas na oil dun sa bleed valve. So wala naman akong nakikita lumalabas. Walang kahit na anong tumatagas. And sobrang sarap din ang feel ngayon kasi bagong bleed. Para sa alignment ng brake calipers, meron akong ginawang video tungkol doon. Panoorin niyo na lang. And that's it. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan ding malaman ang fix na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion, and this is Komote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!